What's up mga katarantulas? So, bali ito yung first vlog natin ng sa YouTube channel natin, sa page natin ng Philippine Tarantulas. Medyo kakaibang adventure naman natin. So, subukan naman natin maghanap ng tarantula dito sa atin. Marami sa atin hindi na alam na may mga tarantula species tayo dito sa atin, sa Pilipinas. So, yun ang susubukan natin hanapin. May mga recorded data rito na may mga nakikita rito ng tarantula. So, yun ang susubukan natin makita ngayong araw na to. So, tara guys, samahan nyo kami. So, sana makita tayo ng mga local species ng tarantula natin. So, ito guys, oh, mayroon tayong nakita ng ano? Tarantula. Parang ng tarantula to. Kaso sigurado ano pa lang to, juvenile pa lang siya. May butas, tapos palibot ng sapot, ng web. So yun ano, bahay ng tarantula. So pag ganito na maliit pa lang ang baro niya, ang butas niya, ibig sabihin maliit pa rin yung laman niya sa loob. Siguro ito mga juvenile to ng ano, Orpnaicus species, mga local species natin dito sa Pilipinas. So makikita nyo guys. Oh. So sa gabi makikita mo sila na nasa labas ng baro, nag-aabang sila ng makakain o yung mga prey nila. So yun guys, hanap pa tayo ng iba pang tarantula. Mountain snail, ang tawagin nila dito. Or, hindi ko sure kung anong scientific name or common name niya. Pero kinakain nila dito. Kasama siya ng mga bayoko. Lumalaki rin to. So, papakawalan na ulit natin siya dito. So, karamihan sa mga tarantula, dito sila gumagawa ng bahay nila o yung baro nila. Sa mga slope na lupa. O yung makatarik na lupa. Na parang bangin. Dito sila madalas na nagbabahay. Malaking bayoko, aso wala na siyang laman. Oh, malaki oh. Ito, nakuha nila to, tapos kinakain nila. Marami sa atin dito sa Pilipinas, hindi nila alam na meron tayong dito na local species ng mga tarantula or yung endemic ng dito sa Pilipinas. Yung mga tarantula species na dito lang makikita sa ating bansa. So, yun ang susubukan natin na ipakita sa inyo. So yun, oh, may mga nakita tayong mga unggoy. Uy, nanay, yung kami nila. Ayun, no. Ayun, oh, sunod-sunod sila. Ito yung unggoy. Ayan yung unggoy. Oh. Mag-anak na unggoy. Ibig sabihin, maganda pa rin talaga nga rito. Ang biodiversity rito ng lugar na to. So sa paghahanap ng bahay ng tarantula, dapat matalas ang mata mo. Kasi minsan yung mga baro nila o yung bahay nila, natatakloban ng mga
nakita mo or mga dahon na nahulog. Kaya minsan mahirap makita yung bahay. Kaya dapat i-check mo mabuti yung mga dinadaanan mo. So ito guys, parang may nakita tayong bahay ng tarantula. Check natin kung bahay nga siya ng tarantula. Uy, tarantula nga. Malaking tarantula guys. Ang laki nito. So makikita nyo sa ano, sa labas, makikita nyo yung kanyang ano, yung mga legs niya, saka yung carapace niya. Ayan. So ito yung local tarantula natin. Siya ay ano, Parpnacus species. May itlog pa yata siya. May exact siya. Kung makikita niyo yung puting yun, exact na yun yung itlog niya. So tatry natin siyang palabasin dito sa kanyang baro. Kuha tayo ng ano, stick na malambot. Para ito yung imimimik niya yung ano, yung galaw ng prey. Na natural na galaw ng mga insekto na pagkain nila. Tara guys, try natin ito, palabasin. So yun, kitang-kita natin yung ano niya. Oh, meron nga siya mga ano, may mga anak nga siya. May mga isling na yung egg-sack niya. Yun. Pinuha niya na, pinasok niya din sa loob. So siguro hayaan na lang natin siya dun para hindi sila ma-stress. So kasi may mga egg sacks siya. Kung makikita niyo, may mga tarantula sting. Ito yung mga anak niya. Napakagandang virtue natin ito na nakita natin na merong tarantula species na merong egg sack at slings dito sa wild. So yun, hanap ulit tayo. Try ulit natin makakita pa ng iba pang tarantula. Bale, ang klaseng tarantula dito sa lugar nga pala na spot natin is dalawang klase. So yun, may nakita si yung kasama natin na bahay ng tarantula. So butas daw to. Ah, hindi yan. Hindi siya. Hindi siya bahay. So ayun oh guys, meron ulit dito na ano, maliit na tarantula baro. Kaya amin natin siya dito. Pag may mga ganun na maliit pa na tarantula or yung mga juvenile saka mga slings, magandang sign yun na ibig sabihin na apagparami pa rin sila rito. Kumbaga meron pa rin mga mature female na nagpaparami rito sa lugar na to. Thank you.
So minsan may mga makikita rin tayo mga tarantula na nakatira din sa mga ugat ng puno. Katulad nito. So minsan meron din mga tarantula sa mga natumbang patay na kahoy. Katulad dito. So yun, may nakita ulit tayo na baraw ng tarantula. So makikita nyo rito, makikita nyo yung abdomen niya. So malaking tarantula to. So ito nga pala isang Rhopnicus species ulit. So sila yung mga old world species. O yung mga species na nakikita sa Europe, Asia, Australia, and Africa. So ito tatry natin palabasin. So ang karakteristik ng mga old bird species is mabibilis sila at aggressive. So ayan, kung makikita nyo yung kanyang abdomen, ayan, malaking tarantula siya. So, try natin siya palabasin. So, yung nakita natin ngayon is nakatira siya sa, ano, sa lupa pero nasa ilalim ng ugat ng puno. Kuha tayo ng stick na malambot. Then, try natin palabasin. Kinakagat niya. So, yung kinakagat niya yung stick. Malalim ang baro ng mga gantong tarantula. Ayun o. Hinaagat niya. So yun siya guys. Makikita mo yung legs niya. Yun o. Naka-threat pose siya. O yung aggressive pose nila. So ibig sabihin ano to. Handaan siyang umatake. Makikita mo yung mga pangil niya o. Yung pangs niya. Malaking tarantula to. Mababaw lang siya o. So ito guys yung tarantula na local species natin. Ito Rhopnicus species. Ganda oh. Ang laki na itong tarantula na ito. Possibly female siya. Babae. So ito hakayanan lang natin siya dito para makabalik na ulit siya sa kanyang barrow. Para hindi na rin siya masyadong ma-stress. Pero sa titingnan nyo, sobrang ganda niya. Ang laki tarantula na ito. So yung abdomen niya mataba rin, ibig sabihin healthy siya or maganda yung pagkain niya rito. Yung mga legs niya, yung carapace niya, ang ganda rin ng pattern. So ito old world species, mabilis, matapang or aggressive sila.
So, pinalabas natin siya sa kanyang baro para ma-document lang natin. Hindi natin siya huhulihin. For documentation purpose only ito yung ginagawa natin. Hahayaan na natin siya ulit pumalik sa kanyang nunggat. So, yun. Kung makikita niyo to, ganda, no? Itong mga gandang tarantula, endemic lang sa Pilipinas or dito lang makikita sa atin. So yun guys, pababalikan na ulit natin siya sa kanyang barrow. Hayaan na lang natin siyang ulit mabuhay dito ng matagal. So yun, pabalikan natin siya. Ang tapang, aggressive niya. Ups! Ang laki nito, siguro to mga ano. 6 inches diagonal leg span. Posible female to. So pabalikan natin siya doon. Yun. Okay na ulit siya guys. Nasa loob na ulit siya kanyang baro. And iiwan natin siya dito. So yun mga tarantulas. Nandito na lang muna ang video natin ngayon. So yun. Napakaganda ng adventure natin. Hindi tayo nabigo. At nakakita tayo ng local tarantula species natin. So abangan nyo ulit yung mga parating nating videos. At sana huwag kayong magsawang mag-follow at mag-subscribe sa YouTube channel at Facebook page natin na Philippine Tarantulas. So yung mga tarantulas, maraming salamat sa pagsama. Ingat kayo palagi.